You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Okay, declare po natin ito. Sabihin natin, the hand of the Lord is upon me. Sige, ganun yun po. Again, the hand of the Lord is upon me. O imaginein po ninyo yung hand of the Lord nasa inyo, nasa ulo nyo. Sige po, the hand of the Lord is upon me. I believe it. Yun ang sabi sa Psalm 139 verse 5. Ang sabi rito, you have hedged me behind and before and laid your hand upon me. Now, maaaring sabihin ng tao, ano ibig sabihin nito? Anong ma-expect po ninyo kapag ang kamay ng Diyos ay nasa inyo? Sigurado ako, number one, promotion po. Kasi without His hand, there is no promotion. Yun ang sabi sa I believe sa Book of Deuteronomy, ang Lord daw ang nagbibigay ng promotion. So ano pa? Power and protection. He provides the strength and protection that we need. Binibigyan din po tayo ng provision ng Lord. Ang sample po dito ay si Joseph the Dreamer. Dahil yung kamay po ng Panginoon ay nasa kanya, pinakita talaga ng Lord dito, walang pag-asa to si Joseph para makita natin na kung ang buhay natin mukhang walang pag-asa. Hindi, sinasabi ng Lord. Kaya inistorya ko ang buhay kay ni Joseph. Para makita ninyo, pwede ko rin gawin ito sa inyo. Look at this, si Joseph the Dreamer sa Book of Genesis, dahil ang kamay ng Panginoon ay nasa kanya, kahit pinagtangkaan po siyang patayin ng kanyang mga kapatid at pinagbintangan po siyang rapist at siya'y nakulong, alam niyo po, kahit sa kulungan, kinatagpo siya ng Panginoon. Okay? Ginamit ang Lord na tao sa kulungan para madala siya sa palasyo. Ano nangyari? Naging prime minister po siya ng Egypt at ginamit siya para may makain ang maraming tao na mamamatay sana sa buong Egypt at karatig bansa at buong pamilya niya pwede rin mamatay lahat dahil nagkaroon po ng matinding tagutom at walang makain ng mga tao. So God protected His calling, His vision of God for Him. And lastly, to experience something new, ito maganda po ito, makinig kayo mabuti. Dapat po ninyong malaman na mayroong reason kaya po kayo inilagay ng Diyos dito sa planet Earth. Itong ganda nito. Gusto ko po ito, makinig kayo mabuti. So mayroon pong gusto ang Diyos na kailangang magawa at matapos only through you. Sabihin nyo, ako? Only through me? Sige, sabihin nyo po. Ako? Sabi ni Pastora, meron daw gagawin ng Lord. Ako lang ang makakagawa. Ako pinili niya para gumawa noon. Ako? O hindi iba? Ako? Yes, meron! Okay. Alam nyo po, dinesign kayo ng Panginoon para kayo lamang po ang gagawa nito. And sabi ko, Lord, paano ko explain to? Eh sabi ng Panginoon, ilang bang babae na pastor dito sa Pilipinas ang gumawa ng documentaries about hell is real, heaven is real, the real signs of the times, 666 is real. Meron pa kaming kasunod na ginagawa. May kakilala ba kayo? Ho? Wala, alam ko, wala eh. So, totoo, dinesign ako ng Panginoon para mag-produce ng mga documentaries na hindi ko na po mabilang ang tumatawag sa church para magpatotoo kung paano sila napagpala nito at na-revive. So, totoo po ito. Yung Joseph Feeding Mission, yung ating feeding mission ng church natin, na buong Pilipinas. Now, meron na po ba kayong narinig na Joseph Feeding Mission? Kawig sa atin. Ha? Isa lang, no? Wala pa akong narinig na iba eh.
Oh, look at that! Totoo! Meron gagawin, pinagagawa ang Lord sa atin lang talaga yon. I mean, you know, talagang aliw na aliw ako. Nga daw, sabi ko, sana Lord makinig sila, sana Lord paniwalaan nila yung sarili nila, na hindi lang sila pa-cellphone, pa-Facebook, Instagram, social media. No! Okay? Meron inside of you na great nilagay ng Panginoon, nagtatago dyan. O sasabihin naman ng mga nanay na pareho ng edad ko. Eh paano na ako? Matanda na ako, pastora. Meron pa ba akong magagawa? Yes, nanay. Tatay. Ako nga po, ang dami ko pa. Mas malalaki yung gusto kong mangyari ngayon. No? Wala pong uurungan ng Lord. Ayun lang po mga anak ninyo, kapitbahay ninyo, na hindi pa nakakilala sa Lord. Can you imagine, inassign na sa inyo ng Panginoon yan? Para nyo pakilala si Jesus. Right? Umpisa pa lang yun. Pag hindi nyo tinigilan yung paggawa sa Panginoon, pagmamalaki ng pagmamalaki si Jesus, alam nyo mangyayari? Magugulat kayo sa susunod papagawa niya, palaki ng palaki. Alam nyo, na-realize ko yung success. Nasa sa atin. Pag gusto mo, lumaki. Hindi ka urungan ng Lord eh. Ano pa Lord? Ito, gawin mo. Kaya lang, kung tatamad-tamad po tayo, hindi natin talaga makukuha yun. Okay, pero empower po tayo ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. So, para sinasabi ng Panginoon sa inyo, mayroon kang way ng pag-express ng love na wala sa iba. Mayroon kang way mag-motivate na hindi nagagawa ng iba. Kapag binigyan kayo ng Diyos ng sinasabing prophetic assignment, ayan, katulad ni Joseph the Dreamer sa Bible, even si Queen Esther, ibig sabihin, mayroong ipapagawa sa inyo ang Diyos na hindi po inassign talaga sa iba. Tandaan po ninyo, bawat prophetic assignment may katugmang time or season. Okay, ito, sobra tong maganda. Ang desire talaga ng heart ko talaga habang binabasa ko to. Lagay nyo na to dito. Sabihin nyo, paano ko to gagawin? Kailangan gawin ko to. Gagawin ko to. Kasi akin to eh. Okay? So, again, ang sabi ko, bawat prophetic assignment may katugmang time. Importante yan, ho? May katugmang time or season. Nung panahon po ni Queen Esther, mayroong gustong pumuksa sa kanyang kalahi o buong lahi. Lahi niya ay mga anak ng Diyos. Siya ang ginamit ng Diyos para mailigtas ang lahi niya. No? So yung time and season ng assignment niya, look at that. Na ikaw ang gagamitin ko, parang sinasabi ng Lord, para maligtas yung kalahi mo. Ikaw, Esther. So yung time and season ng assignment niya ay katugma ng pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po ba na pag nakasunod po kayo sa pinagagawa ng Diyos, sa tamang time, eto, importante ito, dami nagwe-waste ng time. Kaya wasted din ang buhay. Kasi may tamang time yan eh. Ang pagkilos ng Panginoon, kung anong ipapagawa sa inyo, may timing yan. Pag hindi mo ginawa yan sa tamang time, maghahabol kayo ng maraming time, wala na kayong time. Nakuha na ng iba yung opportunity. Tumatanda na kayo. Each day, nadadagdagan po yung edad natin, kahit yung mga bata. Nakuha niyo po, masyadong wasted ang time ng tao sa mundo. Wherein 1 hour a day, ang dami niyong matututunan. It's either maglaro kayo ng mga game sa computer or mag-aral kayo ng mga tutorial sa internet. Wow! Multiply niyo mo yung 1 hour a day. 1 hour a day. Kesa nag-internet ako kung saan-saan lang. Kaya po ang tao, naghihirap. Mga kabataan, alam niyo na yun. Lahat lang nakikita sa social media, sa internet, nandun. E paano kung yung mga magulang hindi alam, hindi ginagabayan ng anak? Oh? Kaya sabi ko, ang bawat magulang, kailangan marami siyang alam para mapaunlad yung kanyang mga anak. Kasi tayo po, yung pinaka number one, ahensya ng Panginoon.
para yung mga anak po natin ay mapunta sa tamang landas. Mabantayan po natin. Kasi ganun pala yung nagkakaedad. Knowing na alam mo na kung saan ka patungo, no? Parang ako naghahabol pa ngayon. Parang gusto ko pang gumawa. Kaya nangihinayang ako, pag minention ko yung time nyo ngayon, lahat kayo dito, meron ng prophetic assignment na binibigay ang Panginoon sa inyo o ibinigay na. Mabubukas lang yan sa inyo as you grow in the Lord. Growing in the relationship, no? Sa Panginoon. Grow your relationship with God. Hindi pwedeng hindi. Nandun po yung sikreto. Wala sa teacher. Wala. Nandun sa Lord. Kasi siya may alam ng lahat. Sino magpapala sa inyo? Sino ang papakilalang tao para matulungan kayo? Siya magdadala. Siya. Kaya hindi siya yung pwedeng iwanan po natin. So, okay. Napaka-importante yung time, ho? So, yung time and season ng assignment ni Queen Esther ay katugma sa pinapagawa ng Diyos nung panahon na yon. Again, pag nakasunod po kayo o nakasunod ka sa pinapagawa ng Diyos sa tamang time, now is the time, okay, mayroon pong, look at this, mayroong mapoproteksyonan, mayroong maililigtas sa kamatayan, mayroong mapagpapala. Kaya importante po ang time po na sinet ng Panginoon kapag kinakatagpo niya tayo tulad po ngayon. Okay. Nandito po yung tinatawag na opportune time. Ito yung mga opportunities. Kaya pala sinabi, may kasabihan na opportunity knocks only once. Kaya pala, kasi nag-a-act ang Lord on time. Pag hindi ka naka-act on time, mamamaya, pagod na pagod ka na, gustong pa magtrabaho, wala ka ng lakas, hindi ka na makakatrabaho. Tsaka ka palang gaganahan. No? Napaka-importante ng time. Okay. So, alam niyo po, nung time na nagkaroon ng great famine sa buong Egypt, isang Joseph lamang po, the dreamer, ang ginamit ng Diyos para hindi mamatay ang mga tao sa matinding tagutom. Isa lang. Yung tinatawag na Joseph the dreamer sa Book of Genesis. At sa Bible po, isa lang din po ang Moses na naghati ng Red Sea. Right? Meron pa po ba kayong kakilala? Now, isa lang din po ang Abraham, the father of Isaac. Pero tingnan po ninyo ito. Hindi po si Moses, hindi si Abraham ang ginamit ng Diyos nung time na may great famine sa Egypt para mailigtas po sa gutom at kamatayan ng Israel, ang buong bayan ng Diyos. Tumawag po ang Diyos ng isang Joseph the dreamer para matupad ang prophetic assignment sa isang kapanahunan, sa isang yugto o bahagi ng time para mag-respond, para tumugon ang pinili at tinawag ng Diyos. Wala po ako dito kung hindi po ako pinili ng Diyos at hindi po ako tumugon na mabilis. Like Matthew, isang call lang. No? Sa isang call, meaning sa isang call o isang prophetic assignment sa buhay ko po. At ito'y tinupad ko at tinutupad ngayon. Now, sa oras po na ito, kayo naman ang tinatawag po ng Diyos para tuparin ang isang prophetic assignment na sa inyo lang inassign ng Diyos. Like Moses, Abraham, Queen Esther, Joseph the dreamer, nilalang kayo ng Diyos na unique. Iisa lang kayo. Wala kayong ka-duplicate. Nakapareho ninyo perfectly. Wala. Isa lang kayo.
Ibig sabihin, tulad ni Moses, Abraham, Joseph, Esther, and the early disciples, mayroon din po kayong specific assignment na sa inyo lang itinakdang magawa. Kayo ay nakaharap sa bagong bukas na pinto right now. Naharap kayo sa bagong season ng life ninyo. Kapag kayo ay nagpatuloy, sumunod sa Panginoon, matutupad din ang kanyang calling or prophetic assignment sa buhay nyo. Now, God is giving you time for such a time as this. Nare-recognize po ba ninyo? Para po magpatuloy kayo sumunod sa Kanya nang walang delay, sapagkat ang Diyos ay mayroong timetable. Ito po yung gusto kong maiwanan sa mind ninyo. Mayroon pong timetable ang Panginoon. Nagsiset po talaga siya ng time sa bawat taong nilalang niya. Ganon po siya, parang masyadong nakatuon ang bawat plano niya sa bawat nilalang niya. And I hope lahat-lahat ng naririto, lalo na yung mga kabataan, huwag kayo mag-aksayahan ng panahon. Gusto ko sa mga kabataan natin at sa iba pang magtatapos, mangako sa sarili, mangako sa Panginoon na, Lord, hindi na po ako magwe-waste ng time. Simula sa araw na ito, ako po'y lalapit sa iyo, mag-aaral ako ng iyong salita, at hindi na ako hihiwalay sa iyo. Gusto kong idiin po, masigurado po ako ngayon na binibigay ito ng Panginoon na time sa inyo. Ito na. Para kayo po ay sumunod sa Panginoon. Mauhaw sa Kanya. Marami po ang mangyayari na kabigla-bigla sa mundo. Napakarami po. Mabibigla po ang mga taong nagplano ayon sa kanyang alam, ayon sa kanyang nakikita. Alam niyo po, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo, sakop po iyan ng Panginoon. Lahat na mangyayari rin, mangyayari pa lang sa mundo, alam po ng Panginoon. At may pangako ang Lord na yung mga sumusunod sa Kanya, hindi po maliligaw. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.